Magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kapwa nating guro. Ngayong araw, tututukan natin ngayon yung pagpapaiki ng ating summer break o bakasyon. Ang break natin ay umabot ito ng kadalasang 2 buwan o aabot ng 60 araw. Pero sa ngayon, ito'y maging 2 weeks or 14 araw na lamang. Dahil dito, umani ito ng samutsaring mga reaksyon sa iba't ibang mga sektor, lalong-lalo na sa mga kabataan o estudyante, magulang, at maging sa mga guro. Aalamin natin sa ngayon o sa videong ito kung ano-ano ba ang mga naging dahilan ng ating matataas na opisyal sa Department of Education or DEPED at kung bakit ito'y gusto nilang mangyari. Halina't aalamin natin. Pero pagbago pa lang kayo sa channel nito, ay ito ang dapat nyong gawin. Hello guys! Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para maging updated tayo sa mga latest happenings sa DepEd. 2 linggo lang, pinaikli ng Department of Education or DepEd ang summer break upang mapahaba ang taon ng pag-aaral. Ito ang sinabi ng ating pinakamamahal at ating butihing Education Undersecretary, Ginoong Diosdado San Antonio, noong Miyerkules, February 17, 2021. Sinabi ng Department of Education or DepEd na tinitingnan nito ang posibilidad na paikliin ang summer or ang break ng mga nag-aaral o estudyante ngayong bakasyon upang mapahaba ang academic year. Naitala na ni Education Undersecretary Diosdado San Antonio ang mga inaasahan ng mga mag-aaral na hindi sila magkakaroon ng mahabang pahinga, okay? Uulitin ko, para hindi sila magkakaroon ng mahabang pahinga sa taong ito dahil nais ng ahensya na agad na maipagpatuloy ang mga klase. Hindi na magkakaroon ng mahabang break sa pagitan ng 2 taong pasukan. Baka 2 linggo lang. Pag-uusapan din yun. San Antonio said in a televised interview on Wednesday, February 17. Ayon sa opisyal ng DepEd, tinalakay din nila ang pagpapahaba ng huling 1 buwan ng 2 linggo upang mabigyan ng mas maraming oras ang mga nag-aaral na makahabol sa gawain sa paaralan at mga kinakailangan. Kung naaprubahan ang panukalang ito, ang kalendaryo ng paaralan ay kailangang ayusin muli. Kami may balak na mag-propose na 2 linggo ngayong quarter. So ibig sabihin, mag-move yung school calendar ng 2 linggo pag na-approve ito, San Antonio said. Ipapakita ko bukas ang revised school calendar for school year 2020 to 2021 in line with the measures to foster academic ease during the COVID-19 pandemic. Memorandum, DepEd Memorandum O0 or OUCI 2020-307. Kaya subaybayan natin ito, mga kaguro, bukas. Inihayag ng ahensya ng edukasyon na ang panukala ay batay sa mga natuklasan ng kanilang ulat sa larangan na mayroon pa rin mga mag-aaral na nagkakaproblema sa pagsumite ng mga kinakailangan. Ayon sa ulat, habang 99% ng mga nag-aaral ang nakayanan ang mga kinakailangan sa paaralan, mayroon pa rin 1% na kailangan bigyan ng dagdag na oras. Pero yon kasing less than 1% sa 20-something million na learners is also a significant number. Hindi naman dahil nakakapag-submit, natututo, San Antonio stated. Ang anunsyo ay sanhi ng isang kaguluhan sa social media kapwa para sa mga nag-aaral at magulang habang ang layunin ng ahensya ay maaaring mabuti. Maraming mga mag-aaral ang nagpalabas ng kanilang kahapo at sinabing hindi nila hintayin matapos ang taon ng pag-aaral. Hello guys! Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para maging updated tayo sa mga latest happenings sa DepEd.